pinag-uusapan hindi lamang ng mga Pilipino sa bansa, kundi lahat ng Pinoy sa buong mundo. Sino ang iboboto mong susunod na Pangulo? Huling bahagi na ng debate, gusto niyo pa bang mas makilala ang mga presidential hopefuls? Ituloy na natin. Ngayong gabi, we will close this presidential debate by giving each of them one last chance tonight to give their closing statements para sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Para sa closing statements ninyo, ang bawat isa ay bibigyan ng eksaktong isang minuto. Ang payaka, no? Ano ang inyong panghuling mensahe sa ating mga manonood? Ang unang sasagot dahil sa bunutan ay si Labor Leader Calyodi De Guzman. Your 60 seconds starts now. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Nasubukan nating lahat ang mga politiko na naging pangulo mula sa tuktok ng ating lipunan, mula sa hanay ng mga elitista. Pero pagkatapos ng kailang panunungkulan, naghahanap na tayo ng muli ng bagong magli-leader na dahil sa walang nagawa, palpak yung mga kailang panunungkulan. Paulit-ulit yan, lahat ng klase na iboto na natin. Pero kailangan natin ay subukan naman ang ating sa eleksyong ito yung mga manggagawa. Ito yung unang history sa ating kasaysayan na merong isang leader manggagawa na tumakbo bilang Pangulo. At ito yung pagkakataon upang sa ating mga mamayan na naghahangad ng pagbabago. Subukan natin ang ating magiging Pangulo mula sa hanay ng mga manggagawa, mula sa ibaba, hindi sa tuktok ng ating lipunan, kung gusto natin ng pagbabago. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Next to answer, Mayor Isko Domagoso, your 60 seconds starts now. Thank you, Madam Moderator Cez, for the time. And Comelec, thank you very much. Happy Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim. At mga kababayan, hanggang ngayon po, hindi ko sukat akalain na humarap sa inyo ngayon. Sino mag-aakala na ang isang basurero ay pwede maging kandidato bilang Pangulo? Mahirap isipin, pero hanggang ngayon hindi ko pa alam anong purpose ko sa mundo. Pero I guarantee you, tayo po ay nasa krisis. Ang kailangan natin ay crisis manager. My foreign policy is Filipino first policy. Tayo muna, mamamayan muna, bansa muna natin. Setting priority, tao. Kayo po, itatawid namin kayo ni Doc Willie Ong. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na pamunuan ng ating bansa, itatawid namin kayo sa krisis na ito. Next to answer, former Defense Secretary Norberto Gonzalez, your 60 seconds starts now po. Marami pong salamat sa aking mga kababayan. Nagbabiral na daw po yung aking mga pinapaliwanag na pagbabago na dapat mangyari sa ating bayan at sa ating lipunan. Gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na ang pagbabago po ay hindi nagagawa sa pangmadalian lamang. Kahit po tapos na ang eleksyon, dapat po ipinaglalaban po na pa rin natin ang pagbabago na ninanais natin sa ating bayan. Kaya pinapakiusap ko po, kailangan na maipakita natin kung gaano na kalakas ang nagbibigay suporta sa ating pangarap. Kaya pagdating po ng eleksyon, medyo ipakita niyo po yan. Kakailanganin po natin, kahit tayo matalo, kakailanganin natin basta makita lang kung gaano na kadami at kalakas ang nagsusulong ng tunay na pagbabago sa bayan natin. Senator Ping Lacson, your 1 minute starts now. The rigors and influence of money politics in this campaign and the opportunism and treachery that go with it, I keep asking this question. Is the Filipino still worth fighting for? Each time, I always get the same answer. Yes, the Filipino is worth fighting for. Mahal ko ang aking bayan. Handa ko ipagtanggol laban sa mga dayuhang mananakop at sa mga may kapangyarihan na nagsasamantala sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Palagi naming naririnig, sayang daw ang boto sa mas kwalipikado dahil baka hindi lang manalo.
ang totoong sayang na boto ay para sa hindi karapat-dapat manalo at sa mga magnanakaw na dapat walang karapatang maluklok sa pwesto. Sa mga maawa na po tayo sa ating mga kababayan Pilipino. Mr. Faisal Mangondato, your 1 minute starts now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking mga kapatid dyan sa Mindanao, yung nag-viral po na ako po ay sumasangayon sa kagustuhan ng same-sex marriage ay hindi po totoo na ako ay sumasangayon po dyan. Mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa, ngayon ay ang ating ekonomiya ay mahinang mahina po dahil sa malaki ang apektado sa ating politika din sa ating bansa. Dapat po tayo ay mag-isip at itong lumang sistema na unitarian system ay dapat palitan na ng federalismo nang maitawid natin yung ating mga kababayan na mamuhay na mabuti dito sa ating bansa. Dr. Attorney Jose Montemayor, your 60 seconds starts now. Maraming salamat po. Dahil nasa mapanganib na lagay po tayo sa ating bansa, nasa pandemic pa po tayo, maraming problema, kailangan po ng dalawang bagay. Una ay dapat magsama-sama tayo. United we stand, but divided we fall. Isang tabi muna natin ang lahat ng mga bagay na nag-iiwalay, nag-ahati-hati sa atin. At pangalawa po ay kailangan nating magdasal. Pray, pray, pray. If God be for us, who can be against us? Sa gabay ng Diyos, ang bansa'y aayos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang itunan natin ang ating pansin sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Yesus, dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Pero kung kasama natin siya, lahat ng bagay ay posible. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Senador Manny Pacquiao, your 60 seconds starts now. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay na pagkakataon na ito. At bayan, bakit si Manny Pacquiao? Pagkahirapan ang pinag-usapan, sinasabi ko palagi, hindi po ito konsepto kay Manny Pacquiao. Ito po ay dinanas ko. Dinanas kong matulog sa kalye at magutom. Tubig lang inumin ko. Bayan, sinubukan na natin ang diploma ng Harvard, Boston, Georgetown o Oxford. Sinubukan na natin. Hiling ko sa inyong lahat, subukan naman natin ang University of Makati and Philippine Christian University. Makita ninyo kung paano ko ipakulong lahat ng mga kawatan dyan at paano ko paunlarin at bigyan ng opportunity ang bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga pamilya na walang sariling tahanan at hanap buhay. Maraming salamat, bayan. Vice President Leni Robredo, your 60 seconds starts now. Ang tunay na lakas hindi nanggagaling sa pera o makinarya, kundi sa pagkakaisa ng taong bayan. Nasaksihan ko ito sa mga kababayan natin na araw-araw nagbabanat ng buto para makamtan ang mga pangarap na pinagtrabahuhan nila. Nasasaksihan ko to bawat sakuna na nagbabayanihan para sumaklolo sa ating kapwa. Ngayon, nasasaksihan ko to ngayong kampanya. Sa mga nag-a-attend ng mga rallies kahit pinagbabawalan, sa mga gumagastos ng sariling pera, sa mga kumakatok sa mga pintuan para ayain yung ibang sumama. Ang dahilan ng lahat ng ito ay pag-asa. Pag-asa yung tumutulak sa atin na mangarap na sa dulo ng kadiliman ay may kaliwanagan. Pag-asa ang nagtutulak sa atin para makita natin na ngayon lumiliwanag na, ngayon liliwanag pa, at ngayong darating na halalan ang tatanglaw sa buong bayan, ilaw ng tahanan. At panghuli, former presidential spokesman Ernesto Abella, your 60 seconds starts now. Naniniwala po ako ng Pilipinas ay may tawag at tadhana.
na ang kahirapan po ay hindi swerte o tadhana. Ang kahirapan ay dahilan sa mga maling polisiya. So naniniwala po ako at pag nagkaisa tayo, eh, pwede po mabago ang bayan. Pwede po tayo magkaroon ng isang Pilipinas na makatarungan, mapayapa at masaya. Naniniwala rin po ako na pag nagsama-sama tayo at ating pong nagkaisa po tayo, ay mangyayari po ang sinasabi sa ating pambansang awit na ito ay isang bayang magiliw na kung saan ang bayan natin ay isang magiging langit sa piling niya. Naniniwala po ako na pag if we make the right decisions, we can have a nation that's worthy of Filipinos and Filipinos worthy of our nation. Thank you very much. Muli, maraming salamat sa ating 9 presidential hopefuls. Good luck po sa inyo.